Bakit nga ba mga tao'y mahilig mag-alaga ng maliliit na aso? Bukod sa pagiging man's best friend, sila ay adorable, malambing, playful, at madali alagaan at pwede mo dalhin kahit saan ka pumunta. Nagbibigay din sila ng kaaliwan sa buhay mo. Narito ang 10 pinakamaliit na breed ng aso sa mundo. Baka isa na dito ang hinahanap mo. Number 10. French Bulldog. Ang French Bulldog ay isang maliit at cute na aso na may unique appearance. Mayroon lamang itong 9 to 12 kilos na bigat. Ang ganitong breed ay may maliit na mukha, round chest at tingang kaparehas ng hugis ng sapaniki. Pero sa kabila ng maliit na size nito, ay mayroon din namang itong muscular body. Importante ang proper training at socialization sa French Bulldog. Matalino ang mga ganitong aso at madaling matuto ng mga tricks. Ang French Bulldog na naturuan mula pa nang ito ay tuta pa, ay maaaring alagaan kahit sa mga apartment dahil hindi ito palaging tumatahol. Malambing din ito, alerto, playful. Sumasama ito sa mga bata para maglaro, maging sa aso ng ibang tahanan. Number 9. Boston Terrier. Ito ay maliit na breed ng aso na may hugis parisukat ang mukha at maikling buntot. Muscular din ang katawan nito kahit maliit. May timbang na 4.5 hanggang 11 kilos ang ganitong mga aso. Pero dahil nga maikli lang ang balahibo ng Boston Terrier, dapat ay alagaan at palagi itong nasa loob ng bahay dahil hindi nila kinakaya ang paiba-ibang weather condition. Ang Boston Terrier ay napaka-friendly sa mga strangers, kaya marapat lang na i-train ang mabuti ang ganitong breed ng aso. Dapat na mayroong socialization ng ganitong breed mula sa pagkabata. Sensitive ang mga ito sa boses ng kanilang master. Maaari na itong ituring na kapamilya dahil ang Boston Terrier ay napaka-lovable at playful. Number 8. Bichon Frise. Ang Bichon Frise ay isang maliit at cute na asong nagmula sa Spain. Ang pangalang Bichon Frise ay Spanish na may kahulugan sa English na a curly lapdog. Napaka-cheerful, friendly, playful at matalino ang ganitong breed. May maliit itong pangangatawan na may karaniwang bigat na 5 hanggang 10 kilos at may curly white hair. Bilog ang mukha nila at may mahaba at mabuhok na buntot. Maging ang mata ay bilugan at itim. Malaki ang pagkakahawig ng Bichon Frise sa paddles. Madali itong turuan at naturally social. Kaya madali nilang nagiging kaibigan na ibang pets sa bahay, maging sa mga bata. Number 7. Shih Tzu. Ang Chinese name na Shih Tzu may kahulugang Leti Lion sa English dahil na din sa kanilang balahibo sa ulo na kamukha ng sa leon. Pero ang Shih Tzu ay napakaliit sa size. Mayroon lamang itong 4 hanggang 7.2 kilos. Malambing at magandang aso ang ganitong breed. Ang Shih Tzu din ang isa sa pinakamandantang breed ng aso sa mundo. Sinasabing nagmula pa ito noong 8000 BC. Kilala ang Shih Tzu sa kanilang mahaba, ang silky hair at ang balahibo ay tuloy-tuloy na umahaba, kaya ang paggupit at maintenance sa balahibo nito ay kailangan. Ang Shih Tzu ay gentle, calm, loyal na pwede alagaan sa apartments pero hindi recommended bilang maging guard dog. Number 6. Pug. Ang pangalang Pug ay isang Latin na may meaning na feast o kamao dahil ang kanilang mukha ay kalintulad sa kamao ng tao. Ang Pug ay maliit, cute looking dogs at mas kilala dahil sa kanilang flat round face na may wrinkles. Ang Pug ay maaaring may taas na 14 inches at 6 to 9 kilos ang bigat. May maliit na tenga, rounded eyes, curly hair at wrinkles sa mukha.
Ang batang pug ay napakasensitive sa boses ng kanilang amo, kaya madali sila lagaan at i-train. Kahit maliit ang mga pugs, mahusay naman ang pangamoy nito, kaya pwedeng-pwede sila bilang gwardiya sa bahay. Napaka-devoted din ng mga ito sa pamilyang nag-alaga sa kanila at madaling makisama sa ibang pets sa bahay. Number 5. Papillon. Ang pangalang papillon ay may meaning na butterfly. Ipinangalan dahil hugis butterfly ang tainga nito. Ang maximum na taas ng papillon ay 11 inches lamang at may bigat na 3.6 hanggang 4.5 kilos. Mahaba din ang balahibo nito na nakakaakit kung tingnan. Kailangan ng socialization at proper training ng mga papillon puppies. Importante na palagi silang naglalakad-lakad sa labas araw-araw para matrain. Ang ganitong breed ay napaka-charming at active. Mahilig din silang magpakitang gilas sa mga master nila. Pero huwag kalimutan na suklayin palagi ang kanilang buhok para ma-maintain ito ang maayos na tubo. Number 4. Toy Paddle. May timbang na 6 hanggang 7 kilos. Kilala ang toy paddle sa anyo nito. Ang ganitong breed ay alerto, matalino, aktibo at faithful sa kanilang mga amo. Popular na ang ganitong breed sa France mula pa noong 1500. Tinatawag din na caniche sa France, na ang ibig sabihin ay duck dog sa English. Ang tainga nito ay laylay at may bilugang mata. Ang napakagandang curly na balahibo nito ang nagpasikat sa toy paddle. May ibang pangkulay ito. May kulay puti, cream, silver at apricot. Kailangan din ito ang proper maintenance ng balahibo. Madali din i-train ang mga toy paddle dahil sa talino nito. Gusto nilang kasama palagi ang kanilang mga amo at mahilig din ito magpakitang gilas, mapaglaro sila at kailangan ng regular na exercise. Number 3. Pomeranian. May bigat na 1.9 hanggang 3.5 kilos lamang. Isa sa pinakamagaan sa mga breed ng aso. Pomeranian ang pinakapopular na breed ng aso sa mundo. Kilala sila sa kanilang size at may timbang lamang na 3 kilos. Tinatawag din poms. May iba pang kulay ang buhok nito, kabilang na ang cream, chocolate, red, orange, white, wolf sable at beaver sable. At dahil nga maliit ang mga ito, pwede mo silang dalhin kahit saan gusto. Kung sasamahan ng socialization at proper training habang bata pa, ay mas mainam. Sila ay napaka-active, highly intelligent, social at playful. Gusto nilang na palagi silang involved sa mga activity sa bahay. Ang mga Pomeranians ay pwede gawing watchdogs dahil tinatahulan nila ang anumang bagay na makita nilang kahinahinala. Pwede din sila sa indoors. Isa ang mga Pomeranian sa mabalahibong breed ng aso, kaya marapat na laging suklay ng buhok ng mga ito. Number 2. Yorkshire Terrier. Napaka-popular nito dahil sa kailang mahaba at malagong buhok. Normally, may timbang silang 3.2 kilos. May maliit na ulo, black medium eyes at V-shape na tenga. Ang mahaba at silky na buhok nito ay minsan kulay steel blue o tan. Ang ugali ng asong Yorkshire ay nakadepende sa training at socialization na nakukuha nila mula pa nang sila ay mga tuta pa lamang. Ang well-trained na Yorkshire ay maaaring confident at malakas ang loob. Pero hindi sila pwedeng palaging nasa labas ng bahay dahil hindi nila kinakaya ang masyadong malamig o masyadong mainit na panahon. Maaari ding gawing watchdogs ang ganitong breed dahil madalas silang tumatahol sa mga bagay na nakita nila at inakaalang kahinahinala. Number 1. Chihuahua.
Ang maximum na bigat ng mga Chihuahua ay nagre-range lamang sa 0.9 hanggang 2.7 kilos. At ito ang pinakamaliit ng breed ng aso sa mundo. Ang Chihuahua ay nagmula sa Mexico. Nakuha ang pangalan ng asong ito sa isang stage sa Mexico. Mayroon silang maliit at bilugang ulo, nakatayong tenga at bilog na mata. May dalawang klase ng Chihuahua. Ang isa ay may mahabang buhok at maikli naman ang isa. May iba't ibang kulay din ang balahibo ng mga Chihuahua. Sa katunayan nga ay ang mga Chihuahua ang breed ng aso na may pinakamaraming combination of patterns at kulay ng balahibo kumpara sa ibang breed. Tulad ng ibang breeds, ang maagang pag-train at socialization ay kailangan ng mga Chihuahua. Napakatalino din ng mga ganitong aso at curious sa maraming mga bagay. Madali din silang matuto. Tulad ng Pomeranians, maaari mong dalhin ang mga Chihuahua kahit saan mo gustuhin dahil sa liit at gahan lang ng ganitong aso. At syempre, gustong gusto ng mga ganitong aso ang sumunod sa amo niya kahit saan magpunta. At kahit maliliit ay maaaring gawing bantay ang Chihuahua dahil nga tinatahulan nila basta hindi nila kilala sa oras mo pumasok sa kanilang teritoryo. Pero ingat, dahil hindi dapat iwan ang mga Chihuahua sa labas ng bahay dahil posible na atikihin sila ng ibang mga hayop at makipag-away din dito. May natutunan ka ba sa video na ito? Mag-comment ka naman sa baba at i-like ang video na ito para matulungan mo rin kami na gumawa pa ng marami pang video. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe.